Dagok din ang bagyong Odette sa mga magbabalikbayan sanang OFW na stranded ngayon sa Dubai. At kung matutuloy ang pangako ng mga airline company, makakauwi sila sa mismong araw ng Pasko. Saksi si Mark Salazar. Typical sa mga OFW ang magplanong makauwi sa kanilang pamilya sa Kapaskuhan. Pangbawi sa pagod at lungkot. Dahil isang taon na namang kakayod sa ibang bansa. Kahit gaano kamahal man yung ticket, gaano ka busy sa trabaho, magawa tayo ng paraan para makakuha ng chance, makauwi at makasama sila. Akin lang gusto ko makita ang pamilya ko eh. Gusto ko silang ma-surprise. December 16 pa dapat nakauwi ang 83 OFW na ito. At sa Cebu sana sila sasalubungin ang kanilang pamilya. Pero naunahan sila ng bagyong Odette. Kaya 9 na araw na silang stranded sa kanilang holding area sa Dubai. Vacation ko is 1 month lang. Nag-iiyakan na sila bakit wala pa ako, yung mami ko, yung mother po namin. Kasi nag-iitip po siya, nag-i-inform po kami sa kanya. Nasistress na din po siya, pero yun pa rin. Sabi naman niya na talagang uwi talaga kami. Bukas, araw ng Pasko, ipinangako ng airline na maisasakay na sila pa uwi ng Pilipinas. Si Clark Arseno, hindi na natupad ang pangako sa asawang magiging espesyal ang kanilang wedding anniversary. Pero umaasa siyang matutupad niya ang pangako naman sa kanyang anak. Nag-promise pa naman ako sa anak ko na mauuwi ako by Christmas and it will be our first Christmas celebration sana. Ngayon 7 years old na siya. Dahil sa dagok ng pandemya, wala mga balikbayan box ang karamihan ng mga OFW. Maswerte nga raw silang may trabaho pa rin sila. Pero ang balikbayan box naman daw ay palaging pangalawa lang sa sinasalubong ng pamilya tuwing umuuwi sila. Sigurado ako yung presensya ko ang inaasahan nilang regalo kahit walang dala. Diwa at katawan. Saka pena. Yung mga chocolate, yan, nauubos yan eh. Yung pagmamahal ko sa kanila, syempre, for life yun. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Makaigang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.